pag-usapan natin kung magkano yung nakukonsumo ng lahat ng aking grow lights sa aking indoor vertical garden sa loob ng isang crop cycle. Sa video na to ay binis ko yung ating magiging calculations sa 15 heads of lettuce. So average yon, 15 heads of lettuce per grow box. At yung ating crop cycle ay 35 days. So sa 5 weeks yung from seed, from germination hanggang harvest nitong aking hydroponic lettuce. So meron tayong 5 weeks. At lumalabas doon sa 5 weeks na yon yung gagastusin natin na ilaw, assuming na meron tayong 15 heads of lettuce per grow box, ay nasa 13 pesos per head of lettuce. So i-breakdown natin yon paano na tayo nag-arrive doon sa 13 pesos na cost of electricity mula doon sa grow lights natin para dito sa aking system. So yung ating week 1, yun yung ating germination period. At assuming nga na 15 heads of lettuce yung pinapatubo natin per grow box, ay kailangan natin ng 90 heads o 90 seeds para doon sa ating germination tray. At kayang-kaya yun patubuin dito sa isang sheet ng hydroponic sponge. So itong isang sheet na ito ay may 100 na holes, kaya meron ka pang pasobra kung sakaling merong hindi mag-germinate na buto. At para dito sa ganitong klase ng germination ay gumagamit lang ako ng 1 foot na T5 generic lead tube bullet. Same lang yung specs doon sa mahaba na lead tubes natin. So itong isang T5 na 1 foot na ito ay 6 watts. At kailangan ko ng tatlong piraso ng 6 watt na lead tubes para sa aking germination area. So para mapatubo to, kailangan ko lang tatlong piraso na yon. At sa isang linggo ay nakabukas siya ng 16 hours at nakapatay siya ng 8 hours sa isang araw. At based doon sa ating Meralco app, kung saan pwede mong i-input yung wattage at saka kung gaano katagal mong ginagamit per day at kung ilang araw mo ginagamit per month, doon sa 1 week na yon ay kumukonsumo yung ating grow lights na 1 foot T5 ng 20 pesos para na yun doon sa tatlong piraso. So sa buong 90 heads ay 20 pesos lang yung ating gagastusin sa ating first week. Okay, doon naman sa second week ay iba yung ginagamit natin. Ang ginagamit na natin yung ating ganito kahaba dahil i-transfer na natin sila sa ating mga net pots. Okay, so pero hindi pa natin sila ilalagay dito sa malalaking grow box, kundi dito lang sa mga maliliit. At ito yung aking DIY na parabang hardening area kung saan ay nilalagay na talaga natin sila sa nutrient solution. Doon sa week 1 ay ano lang, manaka-naka lang yung pagdidilig, pero dito nakababad na talaga yung kanilang roots. So sa isang rack na katulad nito, no, sa isang level, ay nakakapaglagay ako ng 4 na ganitong klase ng tray. So, ibig sabihin, 15 heads ito. Sa isang level, ay nakakapaglagay ako ng 60 heads. So, doon sa second level, meron pa akong sobra. Kaya, pwede pang ma-improve yung aking system. Pero dito, sa aking ginagawa ngayon, 60 heads per level, at isang linggo rin siya, 60 pesos. So, 60 pesos per level. At kung dalawang level yon ay magiging 120 pesos. Meron ka pang pasobra doon dahil 90 heads lang ito. Yung capacity ng aking 2 levels na yon ay actually 120 heads ang kaya. Kaya ang pwede makatipid doon sa sobra ay doon muna i-germinate yung next batch. Pero sa akin, ang ginagawa ko lang ay ginagamit ko itong 1 foot na T5. Okay, so yung first week natin, 20 pesos. And then yung ating week 2 ay 120 pesos. Punta naman tayo doon sa, dito na, sa nakikita nyo ngayon. Ito ay kukonsumo ng 3 weeks. So week 3 hanggang week 5. So hindi yun lumalagpas, consistent siya. Kapag medyo kailangan pa ng ilang araw, ay nilalagay ko na sa labas para may kasama ng flushing doon. Pero 1 to 5 weeks lang talaga yung crop cycle
ng aking hydroponic lettuce. At dito ay kukonsumo tayo ng tatlong T5, 4 feet per grow box. So, 3 times 6, 18 pieces of T5 lead tubes yung aking ginagamit. At naka-turn on siya ng 16 hours at nakapatay siya ng 8 hours. So, same lang. At doon sa 3 weeks na yon, based sa aking Meralco app na ginagamit, ay kumukonsumo siya ng 1,047. So, parang 1,050 yung konsumo nitong lahat ng ito in 3 weeks. So, kapag tinotal natin lahat iyon, yan. So, estimate lang. Basically, parang lumalabas 13 pesos per head of lettuce. Assuming na wala kang batch na masira, hindi magkaroon ng leaf spots, alin man dyan, o hindi magkaroon ng root rot at malanta. Ano, assuming na yung 90 heads na yon ay tutubo, ay lumalabas na 13 pesos yung iyong konsumo sa isang crop cycle. So, kung maglalagay kayo ng mas marami, for example, 18 heads, ay mas bababa pa syempre yung konsumo ng inyong kuryente mula dun sa inyong grow lights. Gayun din naman, tinatry ko ngayon na instead na 3 weeks yung silang nandito sa ating system dito sa ating indoor vertical garden, ay tinatry ko ngayon na patubuin yung aking sa second stage kung saan merong 60 heads, ay tinatry ko na patubuin sila doon ng 2 weeks. At kung okay yung pagtubo doon, ay makakabawas ako ng isang linggo dito sa 18 pieces ng lead tube. At ang gagastusin ko lang o gagamitin ko lang ay 6 pieces ng lead tube. So instead na 18 pieces, magiging 6 pieces lang. Dahil yung aking second stage, instead na 1 week, ay magiging 2 weeks. At kung gagawin ko yon at magiging successful yung aking batch, ay mas bababa pa ng less 350 pesos yung mawawala dahil 1 week silang makakaligtas dito sa aking indoor vertical garden. So, yung 13 pesos na yon based doon sa 15 heads per grow box iyon. So, kung masyadong malaki, siguro pwede kayong mag-consider na talagang ilabas yung inyong mga tanim. Although, yun nga, naranasan ko dito mga nakaraang linggo na puro ulan talaga, as in walang araw. Kaya yung mga nasa NFT ko sa labas ay pinasok ko, binalik ko dito at ginawa kong 18 heads per grow box yung doon sa mga nasa NFT sa labas ng mga nakaraang linggo para makatipid ako ng onte doon sa kuryente. Ang kagandahan lang ngayon talaga na meron kang grow light saka nasa loob yung iyong garden ay consistent talaga yung tubo at saka pwede mo talagang timingan kung ilang linggo kinakailangan para sa isang crop cycle. So, yun lang guys. Nawa sa inyong mga tanim ay magkaroon kayo ng magandang ani lalo na sa mga panahong ito. Thank you and God bless.